cyber. Ngayon po ay may board dito na may problema. Actually, na-test ko na to kanina. Chinek ko na. So, tatry natin i-replace yung na-check ko. Hindi ko na binlog gawa ng troubleshooting. Medyo matagal. So, nakita ko na mukhang may problema yung SMD. So, replacing SMD tayo. Check natin kung mawawala yung shorted. Pakita ko sa inyo yung SMD na may problema. Asan ba yun? Ito yung umiinit na pyesa. Pero hindi ko siya sure kung siya yung shorted. Pero tinester ko. Mukhang ito yung, kaya medyo blur ba? Ito yung may problema, yung nasa taas niya na SMD. Tatry ko i-replace to. Ayan, yung nasa taas na yan. Teka, zoom natin. Okay. Malabo ah. Zoom. Okay. Check. So, hindi ganun kalinaw. Hindi natin makita ng tutok. Ayan, yan, yan, yan. Yung part na. Diba? Ito, itong part na to. Yan yung SMD na nasa ibabaw. So, siguro magpapos ako ng picture para makita nyo yung medyo clear shot. Okay. At try natin i-replace kung mawawala yung shorted. Okay, wait lang po. Medyo. Ito po ay isang AMD motherboard. Sarili ko hong gamit ito. So, bumigay nung natambak gagamitin ko sana, pero hindi siya sira dati. Nagtataka ako baano siya nasira, at nang tinester ko anong gagamitin ko na pinawer ko, sobrang init ng piyesang ito. Yan, sobrang init niyan, talagang nakakapasok. So, yung troubleshoot ko at na-determine ko na may problema yung SMD na katabi niya, kaya tatry kong i-replace. Okay, wait lang po. Meron tayong hot air. So, hot air natin. Oh, medyo malakas ang hangin, baka dumipad ang pyesa. Ba natin. Okay. Medyo madilim ah. Okay, wait lang po. Subukan natin palitan to. Hindi ko na binidyo yung kaninang pagta-troubleshoot ko dito gawa ng medyo matagal-tagal din mahanap kung saan yung shorted. So, ang hirap naman magsalita ng magsalita habang naghihinang at nagpe-troubleshoot. So, mawawala sa focus. Okay. Sumama ka na. Medyo madilim. Okay. Nakuha ko na yung pyesa. Okay. Ayun, nawala na yung SMD na tinanggal ko. Ito po yung pyesa na yun. Pakita ko lang. Sobrang liit, gakulangot. Ayun po. Medyo teka. Kung nakikita niyo po, yan po. Ito yung pyesa na yan.
masyadong maliit, mahirap makita. Tatry kong tester rin kung working ba siya. Ito po ay isa pong capacitor yung pyesa na yun. Ito po ay isang, ang pan-tester ko dyan ay ESR meter. So, donated po by Rimax. Bigay sa akin ng aking amo nung ako'y namamasukan pa po. Susubukan ko siyang i-tester. So, ginawan ko ng kahato, sir. Kung nakikita nyo, ito yung ESR nyo. Check natin, ha. Panayipit yata. Okay. Check natin kung ano ang value nya. So, kung siya ba yung shorted o ano. Yung tamang hinala lang ba ako? O tama talaga ang hinala ko? Medyo asum natin para makita nila yung pyesa na yun. Wait lang po. Sobrang late kasi. Ang hirap niyang simula yun. Ayun. Lakulakot. Ito yung pyesa. Ayan. So. Hanggang dyan lang yung kita. Okay. Wait lang po ah. Medyo blurred. Okay. Sagad na po yung camera natin. Pagpasensyahan nyo na po. Medyo hindi pa tayo ganun kayaman. Okay. Check natin yung pyesa na yan. Unknown. So may problema nga ito. Okay. Nanofarad, 1,000 nanofarad. Okay. Oh, 1,000. So hindi siya yung shorted. So troubleshooting tayo kanina na ginawa. Mukhang hindi pala siya yung problema. So ngayon ko lang siya kasi nabaklas. Gawa ng medyo busy kanina. Ito. Ngayon, titester natin to. Kung magatang pyesa natin, medyo maliit kasi. Baka ma-misplace natin. Check natin kung nawala ang shorted. Mamaya ay yung mismong tarayak ang shorted. Okay. 0. Then the other one is 0 again. So may nagsishort talaga. Okay. Para hindi tayo magkamali, balik natin yung pyesa na yan. Okay. Ito po actual ano to, troubleshooting. Hindi scripted. Kumbaga nangyayari ng actual, hindi gawa-gawa lang. Wait lang po. Saan ba yung aking tingga? Bah, medyo mainit yata yung aking panghinang. Okay, wait lang po. Pata yung tingga. Iyan ko lang ng LED. Uy. So, wait lang po mga ka-cyber. Medyo hinangin natin ng maayos. Opya. Yun. Maganda pagkakalagay ng tingga niyan. Okay. Okay.
medyo malinig yata ang aking panghina. Sobrang init. Okay, balik natin yung tinggana ay yung SMD na kinuha natin. Medyo sobrang liit talaga. Tutusin, ayaw kong magkano ng mga ganito kaliliit. Mamaya ay mawala. Okay, tanggalin natin. Yan. So, yung sobrang tingga, tanggalin. Hindi siya shorted. So, may ibang nagsushort na pag tinester siya ay apektado. Kaya ako siya tinanggal to make sure kung siya nga ba yan o hindi. Kasi na mga ka-cyber, medyo sobrang late kasi ng pyesa. Hindi ganun kadaling unang-una kailangan. Medyo malinaw-linaw din mata natin dyan. Pag malabo sablay. Oh, yeah. Oh, dikit naman. On the other side. Okay. Minitan natin ang hot air para mas dikit na dikit. So, susubukan ko ngayon tanggalin. Susunod ay yung triac o regulator. Okay, medyo madilim ah. Medyo asensya na sa ating video dahil medyo pag sinusum ko medyo hindi makita kaya hindi ko ma-zoom. Opya. Sana okay naman yung pagkakahinang natin. Okay, base sa tingin ko mukhang working naman. Intact. Ang intact naman. Hirapan-hapan ng anggulo. Anggulo. Okay. Try natin kung anong anggulo tayo kukuha. Banda rito siguro. Okay. Okay. Hindi mo malakas yata yung hangin ko. Sa ating rotor, syempre kailangan di sobrang lakas ng hangin. Bakalip pa rin yung mga katabing pyesa. Kailangan tama lang. Okay. Pinapalambot lang natin ang tingga. Check natin itong isang pyesa. Ay, matigas pa. Ito yung kaninang nag-overheat sobrang init. Talagang kaya lang wala yata akong pampalit ng pyesa na ito. Nga pala. So baka post ko muna to at hanap muna ako ng pyesa. Kuha tayo sa ibang. Pero tatanggalin ko na rin siya. Yun. Okay, tanggal na. Ayan na mga ka-cyber. Ito yung pyesa na ating nakuha. Atin na na-trace na nag-init yan. As in, so, sobrang init niya. Hindi kaya tagalan ng tao yung init niya. Naramdaman mo talaga kanina. Okay, palitan na natin ng tingga. Dagdagan para maganda kapit mamaya. Okay. Pag nabihinang po kayo ng mabilit na pesa ngayon,
Kailangan ay problema natin mga ka-cyber, hindi ko pa makipakita sa inyo. Gawa ng malabo pag sinusyong mga aking camera. Yan nyo, pag gumaman tayo. Mapapakita ko ng talagang close up. Yan. Siya yung problema. Ang problema, hahanapan ko pa ng piyesa to. So, wait lang. Pause ko muna ang ating vlog. Okay. Hello, what's up mga ka-cyber? Andito po muli ang inyong lingkod. This is continuation ng aking ginawang ano, naganap pa ako ng piyesa. Okay guys, ito yung piyesa niya. Yung wait lang, medyo madilim. Close up natin. Okay, wait lang po. Okay. Ito po yung piyesa na tinanggal natin ka nung last video natin. Naganap ako ng pyesa. Actually, wala akong nakitang eksaktong pyesa nito, yung model. May nakalagay na ano rito eh. Parang L170 ata 'yun. So, wala akong nakuha ng eksaktong model, pero may susubukan tayo. Pyesa na galing naman sa ibang mobo. So far ito guys, tandaan nyo naman yung board, ito yung binaklas ko na ano, ito yung mismong board sa nakaraang vlog natin, Emax. Ayan. So kasing ito talaga yon, medyo in-upgrade ko din ang aking working area, kaya medyo pansin nyo, kulay pula, inayos ko mga tester para medyo ganda-ganda naman ang dating sa inyo. Okay. Balik na tayo sa topic. So, ito yung pyesa. Okay. Gusto na natin konti. Pyesa, yan. So, may ito yung mobo na pagkukunan ko ng pyesa. Actually, nabaklas ko na yung isang pyesa para medyo makatipid tayo sa oras. Ito. Ito yung pyesang gagamitin natin. Daling dito yan. Ayan. Hindi siya eksaktong model nung pyesa na to. Ayan. Kung titignan nyo, hindi sila magkaparehas. Medyo mahirap lang dahil sobrang liit. Di natin makita. Pero ang model nito ay kung maninag nyo dyan, tingnan natin. Subukan natin. Ang mahirapan nila again, no? Ayan. Hindi sila parehas ng serial. Pero susubukan lang natin to. Okay? Ito yung luma. Ito yung pansusubok natin. Galing po siya sa Intel board na Asus. Oo. Medyo dalawang pyesa na ang nababaklas ko rito dahil nagre-repair ako ng mga board. Okay. Ngayon, testing natin. Meron po tayong hot air. So, ito yung hot air natin. Okay. Ito nga. Tumigil lang natin ng konti. Sana gumana. Okay. Dito natin lagay ang piyesa na yan. Continuation po ito ng last vlog natin. Medyo nahirapan ako maghanap ng piyesa kaya hindi ko nasundan agad. So actual nasira po kasi yun, hindi edited na
prepare na sira talaga na ano, yung scripted na na wala talagang sira, sinira. So ako yung naghanap pa ng pyesa. Kaya at medyo marami tayong ginagawa. Inayos ko din yung aking mesa para medyo maganda dating sa inyo. Okay, wait lang po, check natin. Uy, malambot na ang tingga. Okay, wait lang po. Ito na, kita nyo ba mga ka-cyber? Ito yung pyesa na ilalagay ko. Okay, pato na siya. Pusin lang natin. Ingat lang po kayo sa paglagay. Gawa ng baka masaging nyo yung ibang pyesang nakadikit. Dadamay patuloy yan. Okay, so far okay na siya. Up. Medyo lamigin lang natin. So ang pyesa na ito, pakita ko sa inyo ang model ng pyesa na to. Pinicture lang ko to ng naka-zoom. So makikita nyo yan. Ipo-post ko din yan para pansin nyo kung anong serial model. Ayan, serial model. Ayan, ipo-post ko to. Hindi kaya kasi makita nung video ko kapag sinusum. Hindi siya kaya makita. So kasi yun natin, medyo hindi maninag eh. Ayan o. Yun yung pyesa natin. Okay, ngayon malamig na siguro. Hop, baka natin. Ayan, malamig na. So testing natin ngayon ng power. So lalagyan na natin ng power. Okay, wait lang po. Tanggalin natin itong matter natin. Ito. Sana mag-work siya. Maging okay. Sa ganun ay pwede nang ibenta ang board. Joke lang. Personal use ko itong board na to. So, nanghihinayang ako dito. Memorable. Dahil isa to sa mga pinundar ko dati. Hanggat maaari ayoko ibenta. Pero if needed, no choice. Okay. Ayan. Balik natin. Heatsink pan. Okay. May thermal pa naman na nakadikit. Kaya hindi ko nalalagyan ng thermal paste. Okay. Ayan. Ingat lang po sa mga ano. Make sure na intact. Guys, yung mga nakaraang vlog ko, tinuro ko yung mga proper. Okay. Okay guys, kita ko sa inyo yung sagat na. Okay guys, ito yung pagkita natin pyesa. Yun, tuto ko lang ha. Ito yun guys. So far okay na. Ito yung, ito magkaibang model yan. Ang model lang nandito, compare mo dito, ay iba talaga, pero dapat pareha sila, kaya lang wala nga akong pyesang makita, kaya ginamit ko na lang. Testing kung may effect ba ang same model. Okay, ayang monitor natin, ayan. Okay, check natin, papower ko na kung mag-on. Okay, 1, 2, 3, oops. Yun na natin. Uy, working na. Okay, so maganda-ganda, napagana natin yung isang defective board. Mga ka-cyber, ayan po. Ayan, so gumana na. Didiretso na natin ngayon ito ng format.
tutorial tayo ng ano i-form mag-format ng Windows 10 using Windows 10. Okay? Okay, what's up mga ka-cyber, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, just click the bell button and subscribe nang medyo ganahan tayo sa mga vlog natin at mabigyan ko pa kayo ng mga maraming topic na medyo mapapakinabangan nyo kung may mga computer kayo. So, hey guys, salamat, hanggang dito na lang at next vlog, itong mismong board na to ang gagamitin ko para sa reformat ng Windows 10. Thank you.